I am IRM. I am IRM. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as he expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share his love to others. I belong to a church that nurtures relationship with God and with people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted in the Word of God. A church united in prayer. A church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am. I am. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God, and it is he who made us. And we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Happy New Year po, mga minamahal na mga kapatid. Unang linggo ng taong 2021. Pagkatapos po nating harapin ang mga hamon ng buhay dahil sa pandemya, dahil sa ibang karanasan sa taong ating iiwanan. Pero sa pagharap po natin ng taong 2021, dapat po at marapat po na maging positibo ang ating mga pananaw sa buhay. Pero kung tatanungin ko po kayo sa inyong mga bahay at sa ating bahay-sambahan, ano po kaya ang pwede nating gawin para tayo magtagumpay sa pagharap sa mga pagsubok sa taong ito na ating lalakaran? Para sa akin, ang tanging susi sa successful life ay abiding in Christ o nananatili sa Panginoon. Ang tema ng ating pag-uusap ngayong umaga ay may kinalaman sa how to have a successful life. Paano tayo magkakaroon ng matagumpay na pamumuhay? Abide in Christ or abiding in Christ. So John chapter 15 verses 1 to 16, bayan po ninyong basahin ko lamang ang ilang mga talata. Una, ang sabi, I'm the real vine, my father is the gardener. He breaks off every branch that does not bear fruits, and he prunes every branch that does not bear fruit, so that it will be clean and bear more fruits. Verse 3, you have made clean already by the teaching I have given you. Remain united in me, and I remain united in you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruits unless you remain in me. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sa aming pag-aaral, hinihiling po namin na patuloy mo kaming turuan. Hayaan mo po ng kapangyarihan ng salita mo ay siyang magbigay ng hamon sa amin upang maharap namin ang taong ito ng may positibong pananaw, sapagkat ikaw lamang ang may-ari at may kontrol ng lahat ng bagay sa buhay po namin. Mag-aaral po kami, turuan mo po kami, in Jesus' name, Amen. This chapter is directed towards those who are in Christ. Kanino po ito pinatutukoy? Doon lamang sa mga taong na kay Kristo. It is speaking to believers, and the subject of this chapter is without question. Ang aral ni Jesus sa mga alagad at sa mga Kristiyano ay manatili sa Kanya.
Alam po ba ninyo na ang salitang abide ay ginamit at least 15 times in this chapter? Ngunit hindi po laging translated yung salitang abide. It is translated continue in verse 9 and in verse 11 and 16, sinabi po, remain. Now, sa bagay pong ito, Christ is saying that believers must remain in Him in order to be saved or to keep themselves safe. Pansinin po natin, dito po, sinasabi ng Panginoon sa mga Kristiyano na dapat tayong manatili sa Kanya para tayo ay maligtas. Ang sabi po doon. Pero ang scripture po ay very clear na sinasabi na we are saved by grace. Okay? We are saved by grace. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. And that we are kept by the power of God. Yun po ang gusto nating tingnan. Tayo po ay naligtas, pero po tayo ay nasa ilalim ng control ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ating pong mga sarili, hindi po natin dapat lamang ilagay sa ating isipan na tayo ay ligtas na, kundi dapat tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang salitang fellowship ay napaka-importante sa kanyang mga anak. In other words, fellowship can be broken, but relationship cannot. Ang gusto ko pong ipatanaw sa inyo rito, yung abide in Christ ay nangangahulugan ng fellowship in Christ. At gusto nating sabihin, hindi dapat masira ang ating relasyon sa Panginoon. Pero ang fellowship ay pwedeng masira. Ano pong gusto kong sabihin dito? Yung pong pakikitungo natin sa Panginoon ay dapat manatili. Hindi po ito dapat mahadlangan. Christ is not speaking about sonship, but fellowship. Yung pakikiisa natin sa ating Panginoon. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ngayong umaga ang tatlong sa aking paniniwala ay nais na malaman natin patungkol sa pananatili sa ating Panginoon. I believe that the Lord wants us to know abiding Christ is. Una, the importance of fellowship. Again, tutukoy ko, yung pakikitungo natin, pakikisa natin sa Panginoon ay tinatawag na fellowship. The importance of fellowship. The word fellowship is found at least 20 times in the New Testament. Imagine, 20 beses na binanggit sa Bagong Tipan ang salitang fellowship. Una, fellowship involves communion. The word communion is also translated communion in the New Testament. Alin po ba yung word na ito? Yung pong sinabi sa Lord's Supper. Okay? Tayo ay makibahagi or makaisa. Okay? At ang communion na ito na ating pinag-aaralan ay merong pagsasabi na tayo ay laging araw-araw ay nakikiisa or nananatili sa Panginoon. The word communion for our English dictionary means closeness as achieved by being in harmony. Meaning, ang fellowship ay kinapapalooban ng pakikiisa, pakikipag-usap sa ating Panginoon. It is a peaceful existence. And then, we commune with the Lord as we walk in oneness with Him each day. Ano po ba sinabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 14? Ang sabi po ng Good News Bible ay ganito, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay? Sa King James Version, ang pagkakasabi, the grace of the Lord Jesus Christ and the love and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So mapapansin po natin sa dalawang translation, isa po ginamit ang communion, pangalawa ginamit po ang fellowship.
Ano man po yung pagkakasabi dito, ang puntos po rito, tayo ay merong pakikiisa sa banal na Espiritu sa ating Panginoon. Pangalawa, fellowship involves communication. The word communication is also translated in the New Testament as fellowship. Okay? Sa Philemon o Philemon chapter 1 verse 6, atin pong mababasa ang ganitong mga translation. Ang sabi, that communication of my faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. Yun daw pong communication, pakikipag-usap natin sa ating Panginoon ay nagiging mahalaga o mabuting bagay para sa ating Panginoon. So tingnan natin, napakahalaga ng pakikiisa, napakahalaga ng pakikipag-usap para sa ating Panginoon. Ang Hebrew chapter 16 ay nagsabi naman ng ganito, but to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifice God is well pleased. Praise God. Okay? Sabi niyan, fellowship involves communicating with God and communicating with God to others about God. Sa puntos na ito ay pinaunawa sa atin ang pakikiisa ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikipag-usap sa iba patungkol sa Panginoon. Ang pangatlo ay fellowship involves contribution. So pansin natin, una, kinapapalooban to ng communion. Pangalawa, kinapapalooban to ng communication. Pangatlo, it involves contribution. The word fellowship is also translated contribution in Romans chapter 15 verse 16. Ano po ang pagkakasabi po rito? For it has pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Ano po ang binigyan din dito? Yung kanilang pagtuwang o pagtulong, yung kanilang contribution para sa mga mahihirap na naroon sa Israel. One of the ways that we can fellowship with Christ is when we contribute to the work of God. Kapag po tayo nagkaloob sa gawain ng Panginoon, ito po ay isa sa mga paraan ng ating pag-contribute sa Panginoon. What a great blessing and opportunity to be able to give. Opo, isang malaking pagpapala po at oportunidad sa atin na tayo ay makatulong sa ating mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Pangapat, sa ilalim ng unang pag-aaral natin, importance of fellowship, ang sabi, fellowship involves cooperation. Okay? Cooperation. The word fellowship means partnership. Kapag nakipag-fellowship po tayo sa Panginoon o sa tao, meron po tayong partnership na tinatawag. Kaya po ito ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ang sabi po, God is faithful by whom ye were called unto fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tingnan po natin, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa pakikiisa kanino? Sa Kanyang anak na ating Panginoon. Wow! Sino po nag-i-invite sa atin na tayo ay maging partner at makitungo sa Panginoon? Ito po ang Panginoong Jesus. Maski po ang 1 John chapter 1, verse 3 ay nagsasabi ng isang katotohanan. Ang sabi po rito, that which we have seen and heard declare unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship with the Father and with the Son, Jesus Christ. Sa King James Version po, ano po ang sabi niya? Ating nakita, ating kanyang diniklara ng ating pakikisa sa kanya ay mapakinabang sa ating Panginoon sa ating pakikitungo sa kanya. When we are saved,
we are called to partner with God in His Word. Ulitin ko po ito. Nang tayo maligtas, tayo ay tinawag na maging kapartner ng Diyos sa Kanyang salita. Wala na pong pinakamataas na tawag sa tao, kundi ang maging partner ng Panginoon sa Kanyang gawain. Christ is not only speaking about importance of fellowship in this chapter, but He also speaking of the importance of faithfulness. Ang sumunod po, pagkatapos po nung realidad na sinabi natin na kahalagahan ng fellowship, ay nagdadala naman sa atin sa ating second point. Ano po ito? The importance of faithfulness. Jesus is speaking to those who are in Christ. Again, kinakausap ni Kristo ang mga taong na kay Kristo. Ano ang kanyang ginagawa? He is encouraging us to be faithful. Okay? Inaakay po niya tayo na maging matapat sa Kanya. Na tayo ay manatili sa Kanya. Na tayo magpatuloy sa Kanya na naglilingkod sa Panginoon. Madalas po nating marinig ang ganitong mga pananalita. I believe rightly so that God measures success through our faithfulness. Yun pong sinasabi ito. Ako ho, naniniwala doon sinasabi ng pastor na nagsasabi nito. Naniniwala daw siya na ang sabi niya na masusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pagiging matapat sa Panginoon. Kung ito po ang case, ginagamit ang pagiging matapat upang tayo ay maging malapit sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos. How successful are we? Gaano ho tayo ngayon kasuccessful sa Panginoon? We need to be faithful in our attendance. Okay. Kapag binanggit po natin ang salitang pagdalo sa gawain ng Panginoon, kuminsan isipin nyo sa amin ng mga pastor ay bakit lagi-lagi namin itong sinasabi. Una, hindi sapagkat gusto namin kayo maging present, kundi sapagkat sa inyong pagdalo sa gawain ng Panginoon ay nagiging matapat po kayo sa Panginoon. Someone might think that I'm just doing my job. Ginagawa ko lang ang trabaho kapag sinasabi kong umaten kayo sa church. Hindi po. Ang kahalagahan ng being faithful in attendance ay hindi lamang basta trabaho namin sa inyo, kung hindi ito ay mahalaga. Mahalaga ang dumalo sa gawain ng Panginoon sa church. It is important for you as believers that you are here in the church. It is important for your growth as a Christian. And it is also important for others that you be there. Yung pong fellowship natin ay mahalaga doon sa church na ating kinabibilangan. Pangalawa, sa ilalim ng ating pinag-aaralan na importance of, sabi natin ay faithfulness, ang sabi po rito ay, Okay, ang sabi po ay, ito, we need faithfulness in our adherence. As a believer, we need to be faithful in our reading, study, and obedience to the Bible. Kailangan po ang mga mananampalataya ay matapat na binabasa, pinag-aaralan ang kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng ginagawa ng ating manggagawa, ng ating pastor na yun dyan sa Lloyd, na kayo ay inaakay talaga sa personal devotion. Importante po ang salitang pagbabasa, pag-aaral, at pagsunod sa Biblia. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 15, verse 3. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. Tingnan po ninyo, nalinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Sa sandaling basahin ng isang tao ang Biblia, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So dapat ikaw na nakikinig sa akin ngayon sa inyong bahay ay pahalagahan mo ang katapatan sa pagbabasa ng Biblia. The Bible will keep you from sin, or sin
will keep you from the Bible. Isang quotation po. Ang sabi, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Simple lamang po, kung tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, marala tayo sa kasalanan. Pero kung di tayo magbabasa ng Biblia, tayo ay mapupunta sa pagkakasala. Pangatlo, we need faithfulness in our assistance. We need faithfulness in our assistance. Ano po ang tinutukoy natin dito? In whatever task God has given us to do, we are assisting Him in His work. Wow! Ano man po yung ginagawa natin, tinutulungan natin ang gawain ng Panginoon. Whether ikaw ay member ng Praise Team, member ka ng YWAP, member ka ng Proverbs, or ng WOW, ano man ang ginagawa mo, ikaw ay nagko-contribute. Ikaw ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. Ito po yung dinescribe mismo ng laki si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are laborers together with God. Pansin po yan? We are laborers together with God. Tayo ay kamanggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Even ang Colossians chapter 3, verse 23, ay nagsabi, and whoever ye do, do it heartedly as the Lord and not unto men. Okay? Pinapaalalahanan tayo na kung gagawa tayo, gawin natin ito para sa Panginoon, hindi sa tao. So ano man pong gagawin natin, dapat maging klaro sa atin, ginagawa natin sa Panginoon. Panghuli, the importance of fruitfulness. Ang kahalagahan ng pagiging mabunga. Pansinin natin, tatlo po yan. Una, diniscuss natin yung kahalagahan ng fellowship sa ating Panginoon. Point one po natin. Pangalawa po ating pinag-usapan ay yung the importance of faithfulness. Pangatlo ay yung pong kahalagahan o importance of fruitfulness, yung pagiging mabunga po natin. Clear po na sinabi doon sa ating pag-aaral na hindi daw po tayo makapamumunga kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon. 8 times in these 16 verses, Jesus speak of the need for fruitfulness. Imagine po niyan. 8 beses sa 16 na mga talata, sinabi ng Panginoon, kailangan ninyo na maging mabunga. He does not identify any particular fruit. Wala po siyang binanggit kung anong bunga. And so more than anything else, I believe that Christ is referring to the usefulness of the believers. Wala po kasi siyang binanggit na maging mabunga kayo sa areyang ito. So para sa akin, pinaniwalaan ko, tinutukoy o pinatutukoy ng Panginoong Yesus yung salitang fruitfulness sa pagiging pagpapagamit natin ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano po ang sabi? A branch that does not bear fruit, or a branch that does not bear fruit is not useful. Hindi po siya mapakinabang. And is therefore fit only to be taken away and destroyed in verse 2. Aalisin sila, itatapon sila, tulad sila binang. Bakit? Wala po silang pakinabang. Sa ilalim po nito, tingnan natin. Una, fruitfulness is being profitable. God wants His branch, or God wants the branches to be profitable. We are saved that we might be profitable for the kingdom of God. Hindi po kayo naging Kristiyano at niligtas ng Panginoon para wala lang, kundi para maging pakinabang sa kaharian ng Panginoon. Lahat ng benepisyo ng langit ay nai-enjoy po natin. And yet, dapat nating tignan na ang buhay natin ay nagiging pakinabang sa ating Panginoon. Kasi na-enjoy natin lahat ng benepisyo ng pagiging ligtas. Huwag na po yung tayo ay merong eternal life na ipinangako. Yung pong araw-araw na may buhay at lakas tayo, yung araw-araw na tayo nagtatrabaho, yung araw-araw na meron tayong kinakain, meron tayong pera, meron tayong pamilya, meron tayong bahay,
meron tayong sasakyan. At lahat ng benepisyo na kailangan ng isang tao na anak ng Diyos, meron tayo. Pero ang tanong, nakikinabang ba ang Panginoon sa buhay natin? Pangalawa, fruitfulness is being productive. Pag ang isang tao ay mabunga, siya dapat ay produktibo. Ito po, madalas na marinig ko sa isang ginagalang kong pastor dito sa Pilipinas. Sabi niya, only one life soon to pass. Only what's done for Christ will last. Tingsasabihin po ito nung ubispong ito, nare-remind po ako na meron lamang akong isang buhay na lilipas. Pero kung ano lamang ang aking ginawa, ang siyang maiiwan. Sa buhay natin, dapat maging productive tayo. Ikaw ng Proverbs, ikaw na wow, ikaw na why wow. Gusto kong sabihin sa iyo, isang bagay ang katotohanan. Only one life soon to pass. Only what's done for Christ will last. What are we producing in our lives that will last? Ano po yung nakikita sa ating buhay na magtatagal at makikita ng ating kapwa-tao? Are we producing fruits in the lives of our children? Tayo po ba ay nagsisikap na makita ng ating mga anak ang isang magandang buhay sa atin na kahit wala na tayo ay maalala pa nila? Ano pong binhi ang ating itinatanim sa ating mga anak? Anong klase ng paglilingkod? Anong klase ng service sa Lord ang iniiwanan mo sa iyong mga anak, mga magiging apo at ng iyong pamilya? Isang produktibong paglilingkod o isang paglilingkod na basta-basta lamang? Pangatlo, na gusto natin tingnan, fruitfulness is being procreative. Procreative ang sabi rito. To be fruitful is to reproduce. Yan ang po kasimple. Para maging masabi na tayo ay mabunga, dapat tayong nagbubunga. God wants us to multiply. Ito po ang trabaho natin. Humayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi pwede na isang taong sinasabing Kristiyano ay walang bunga o hindi nagkakaroon ng opportunity na i-share ang gospel sa iba. He wants us to reproduce. Pero ano reproduce natin? Isang, kung ikaw ay tamad, tamad ang mapapasa mo. Pero kung ikaw masipag at committed at mabunga, yun ay papasa mo sa kanila. He wants us to spread the seeds of the word so that it might bear much fruit in other believers. Opo, gusto po niya na ipangaral natin ang bunga ng kaligtasan upang sila ay magbunga sila ng mga mananampalataya. The fruit of a Christian, okay, ang bunga ng isang Kristiyano ay panibagong Kristiyano. Meaning, kung mayroong isang Kristiyano, ang bunga niya ay mayroong pa rin isang Kristiyano. Win someone to Jesus. Win someone to Jesus. Meaning this year, 2021, magbahagi ka, magdala ka ng salita ng Diyos sa isang tao para siya ay lumapit sa Panginoon. Share the gospel with someone's sinful soul and they might be in Christ. Kung kayo, ako, ay magpapatotoo, sila ay malalapit sa Panginoon. In closing, sa ating pag-aaral, sabi natin, ang susi sa isang matagumpay na paglilingkod ay nanatili sa Panginoon. Kahalagahan ng fellowship sa Diyos ang number one. Dapat nating tandaan yun. Pangalawa, yung pagiging matapat natin, kahalagahan ng katapatan sa Panginoon. And lastly, yung may kinalaman sa pagiging mabunga natin sa Panginoon. Iiwanan na po natin ang taong 2020. Paharapin ng IRM Lloyd ang taong 2021. The same
ang lugar ng kanyang kinalagyan. Yun pa rin ang buhay. Pero, kung ikaw ngayon at ako ay magtatalaga kay Kristo na mananatili tayo sa kanya anuman ang mangyari sa buhay natin, I tell you, magtatagumpay tayo. Let us pray. Ang tanging dalangin ko, Panginoon, o kasama ang aking mga kapatiran, masumpungan mo na nanatili sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen.